Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay i-share ko po sa inyo kung paano po makaiwas ang isang sari-sari store sa pagkalugi. So paano nga ba makakaiwas ang tindahan para hindi ito malugi? So una sa lahat mga kasari is yung pagpapautang po natin. Number one po kasi ang pagpapautang sa nakakalupog talaga sa isang sari-sari store. At yun talaga guys, may patunay na doon dahil yung isang tindahan dito na medyo ang ganda pa naman ng pwesto niya kung nakatayo pa rin yung tindahan niya ngayon, sobrang ganda guys ng pwesto niya. Kaso nalugi siya dahil pinapautang niya yung mga paninda niya tapos nagpapautang din siya ng cash tapos tinakbuhan na siya hanggang sa mag-close yung tindahan niya. So talagang nakakalugi ng isang tindahan mga kasari ang pagpapautang. Kaya kung ano, may mangungutang po sa inyo, lalo na kung kayo po ay nagsisimula lamang, huwag po tayong magpautang. At meron naman po mga kasaring tindahan talaga na hindi nagpapautang. Talagang parang batas talaga sa kanila yun na hindi sila magpapautang. Kasi yung ibang sari-sari store owner, hindi sila guys natatakot na mawalan ng customer dahil hindi sila nagpapautang. Meron din namang mga sari-sari store owner na parang may paniniwala na kapag hindi nagpautang ay mawawala ng customer. Iba-iba kasi tayo mga kasari ng pananaw. Yung iba naman kasi, yung mga ayaw magpautang ay yun nga, may paniniwala sila na hindi naman sila mawawalan kasi nga madami silang customer kahit hindi bumili sa kanila or ay kahit hindi mangutang or kahit mangutang sa kanila tapos hindi mo ipautang yung inuutang nila. Eh, wala lang sa kanila yon mga kasari. So, ayun, sa pagpapautang kasi, mga kasari, tulad dito, sa isang sari-sari store talaga, hindi natin may iwasan ang salitang utang. Lalo na kapag mga kamag-anak. Nako, kapag hindi mo pinautang, ay sa'yo pa magagalit. Tapos, kung ano-ano pa yung mga maririnig mong salita, mga nagmamalaki, mumura-murahin ka, ganto-ganyan. So, ang hirap mag-decide kung magpapautang ka o hindi. Pero para sa akin mga kasari, iisipin po natin yung kapakanan ng ating sari-sari store bago tayo magpautang. Or piliin po natin yung mga marunong magbayad at mabilis magbayad. Kasi sa isang tindahan guys, magkano lang yung tinutubo natin dyan? Piso, 2 piso, kataas-taasan na ang 5 piso. Pero kung ipapautang po natin yan ng sobrang tagal, saan tayo kukuha ng pampamili po natin, di ba? Merong tumatagal ng 1 buwan, 2 linggo, 3 linggo. Diba mga kasari, ang bilis lang maubos na mga paninda. Ilang araw lang kalbo na agad yung ating tindahan. Kaya, limitahan po natin ang pagpapautang at magbigay din po tayo ng kung anong araw dapat nilang bayaran. At mag-set din po kayo ng araw na hanggang dun lang. Hindi pwedeng tumagal ng 1 buwan, 2 linggo, ganyan. Dito guys, sa sari-sari store ko, kataas-taasan na ang 1 week. Minsan nga nagbabayad na yung may mga utang dito. Di naman gano'ng karamihan, di naman masakit sa bulsa. So, minsan pa 6 days pa lang nagbabayad na. Ganon mga kasari. So, ayun po. Number one, para makaiwas po tayo sa pagkalugi, is huwag po tayo magpautang. Pangalawa, is yung mga pakulang-kulang ng mga customer. Kasi guys, minsan, tulad kagabi, merong bumili sa akin ng Downy. Magkano lang ang dala? 17 pesos kagabi yon. Eh, minsan, wala pa sa puhunan. Tapos yung dala, ibabalik ko na lang bukas, ganyan. Wait lang guys. Ayun nga po mga kasari, doon na tayo sa pakulang-kulang ni customer. Yung mga pakulang-kulang po kasi nila, minsan wala pa sa puhunan. Diba? Minsan mag-explain na lang tayo, ibalik mo ha, yung parang magmamakaawa pa tayo sa kanila, ibalik mo ha, ano yan eh, wala pa nga sa puhunan yung binayad mo, ganito ganyan. Parang wala silang pakialam mga kasari, tapos kinabukasan parang hindi na sila makaalala, dadaan-daanan ka na lang. Kaya ililista nyo pa rin mga kasari kahit mga 5 piso, 2 piso yung kulang nila kasi andun yung tubo at minsan yung puhunan nandoon pa rin.
Kaya kailangan po natin, yan, nakakalugi din po yan. Kahit sabihin natin na maliit na halaga yan, pero kapag pinagsama-sama po yan mga kasari, ay malaking halaga po yan sa isang sari-sari store, yung mga pakulang-kulang na ganyan. So third, ang nakakalugi is yung mga ano mga kasari, may mga depektong items na nabayaran na natin tapos hindi na natin maibenta kay customer. For example, yung mga yupe na dalata. May mga customer kasi na choosy, ayaw yung may mga yupi-yupi. Sa isip nila, binebentahan sila ng luma, ganun. Or ng hindi magandang quality ng dalata. Tapos, meron naman yung may mga depekto, may mga butas, or yung mga chicheria na walang hangin, diba? Ayaw ni customer guys yung mga chicheria na walang hangin, eh hindi naman natin yan maiiwasan. Minsan sa delivery, for example, kay Pure Gold, hindi naman yan maiiwasan yung mga chicheria, wala talagang kahangin-hangin. Gagawin na lang natin, kakainin na lang natin imbis na, diba? Meron, ayaw kasi ng customer guys yung mga chicheria na walang hangin, ganun. Isipin nila makunat na yung laman nun. Kaya ayun guys, yung may mga ano, yan din guys yung mga nakakalugi. Sama na rin natin yung mga nabubutas ng mga mababait sa ating ano, yung mga bubuit. Yan. So meron dito guys, tulad nung nakita ko kanina, pati nga yung mga tray ko ng itlog eh. Ninangat-ngat nila, hinihimay-himay nila. Eh magkano rin guys yung tray ng itlog, 5 piso din ang isa. Tapos ito yung harina, kahit nakasabit na ay nagagapang pa rin. Mga kasari, ang galing ng mga mababait ngayon. Nabubutas pa rin nila yung harina. Kaya nakita ko kanina, tinanggal ko na kasi ang laki ng butas ganyan. Tinapon ko na lang sa basurahan. So magkano din yun? 5 piso din na tingin natin yun. O anuhin man natin na pinaka 4 o 3 yung puhunan natin sa tagli 5 piso. Diba? Lugi na yun mga kasari. Hindi naman ganong kalaki yan yung tubo natin sa harina. Kaya ayun, ano pa ba? Saan pa ba malimit magka-depekto? Sa mga condiments na mga nade-deliver, minsan di ba pumuputok kapag super pinagsama-sama yung mga ano guys. Pumuputok lalo na kapag patis. Tapos ang sama ng amoy di ba, tas puputok magkakatagas kasi nga pinagsama-sama lahat ng mga ano, nadaganan na si condiments. Kaya ayun, lugi din tayo doon mga kasari. Saan pa ba? Yung mga nade-deliver na kape, minsan matigas. Eh, hassle pa din naman, 'di ba, mga kasaring mag alam niyo 'yon, yung magsauli, 'di ba? Kaya tayo mga tindera minsan, pinapabayaan na lang natin, pero ang laking epekto din po nun sa ating sari-sari store. Kaya 'yan guys din yung mga nakakalugi. And ano pa ba? Wait lang guys ha. Ayan. Yung sumunod na nakakalugi mga kasari is yung benta ng ating tindahan na magagalaw natin tapos hindi naman natin mababayaran. Ang lakas po nun makalugi sa isang sari-sari store. Kung meron mang ipon, kung meron kang benta na 3,000 tapos magagalaw mo si 1,000, 2,000 na lang yung pampamili mo, eh ang daming ubos sa ano mo, ginastos mo sa kung saan yung si 1,000. So, yun guys, ang nakakalugi yung gagastusin natin yung benta ng ating sari-sari store. Kasi doon na unti-unting uunti yung paninda natin. Tapos yung sales natin, kakaunti. Aanuhin natin ang gagalawin natin, ang gagalawin yung ano natin, di ba? Yung benta natin. So, anong mangyayari? Unti-unting, uunti yung laman na tindahan natin. Unti-unting mababawasan yung customer natin kasi wala na silang mapagpilian na paninda. Tapos unti-unting, hanggang sa wala nang bumili sa sari-sari store mo. At ayun, unti-unti ka na rin mag-iisip kung magkoclose ka na ba ng sari-sari store mo. Yun guys, mahirap kasi na ginagalaw natin yung benta ng ating sari-sari store kasi may puhunan yan eh. May puhunan yung bawat paninda dyan kaya mahalaga bawat sentimo sa mga paninda natin. So, yun lang naman mga kasari yung aking share for today. Kung paano nga ba natin maiiwasan yung pagkalugi ng ating sari-sari store. I think
Ito, bihira ko lang guys itong makontent. Kaya kinontent ko na rin kasi nakakaubos din mga kasari ng content yung nag-upload tayo everyday. Tapos sobrang busy, sobrang pagod tayo. Pero pinipilit ko pa rin mga kasaring mag-vlog para meron akong ma-share sa inyo everyday. So yun lamang mga kasari. Happy selling po sa inyong lahat. By the way, ngayon po ay araw ng Sabado. Maya-maya dadating yung delivery natin kay Pure Gold. Sabado ngayon, June 29, 2024. Bye guys!